So ayan, good evening. So for this week activity guys, gagawa po tayo ng full bridge rectifier. So ano po ba yung full bridge rectifier? Ayan. Yan po is magko-convert po tayo ng 12 volts AC into DC form gamit po ang full bridge rectifier. So paano po siya gagawin? So syempre, unang-una mga kailangan po natin sa paggawa po ng full bridge ay kailangan natin ng diode na IN4001, apat po yung kailangan natin, isang capacitor na 1000 microfarad 16 volts, then isang resistor po na 1000 ohms. Siyempre, kakailangan din natin ng breadboard po na dito natin isa-set up yung ating full bridge rectifier. Kailangan din natin ng tester para matest po natin kung ilan ba yung voltaheng lalabas sa atin at kung ito nga ba ay magiging DC. Ayan. Siyempre, kailangan din natin ng transformer, AC po siya. 220 yung kanyang input, then output po niya is 12 volts AC pa din po. So ayan. First po, set up na natin yung diode sa ating breadboard. So paano siya i-set up? So sundan lang po natin yung pattern na to, pagtapatin po natin yung dalawang cathode. So ayan, dalawang cathode po ganyan. So is ilagay natin dito. Ayan. Then, ganun din po yung dalawang anode. So, pagtapatin lang natin o yung negative sa yung positive side. So, ganyan naman po. Lagay natin dito. So, yun yung magiging ano niya, position. Then, ilagay po natin yung ating capacitor. So, kung nasaan po yung negative side, yan. So, ilagay din natin sa negative side ng ating gagawin, ginawa. Then, positive sa positive po. So, saan po ba natin, paano po ba natin malalaman kung alin po dito yung negative at alin yung magiging positive? So, tandaan po natin, ang diode po is one way lang siya. So, kapag pumasok po yung positive dito sa anode, it means paglabas po niya sa kabilang side ng ating diode ay positive po siya. Pag pumasok po siya sa negative side ng ating diode, paglabas po niya dito sa anode side po ay magiging negative. So, tandaan po natin, dito yung magiging supply natin. Yan. Papasok po siya dito ngayon, positive, positive. Then, dito po, negative to negative. It means, yung positive po natin, yung nandito sa may cathode side ng ating setup, then nasa may anode side ng ating setup, yung ating negative. So, yan po, negative. Yan. Then, dito natin. Ilagay din po natin yung ating ating resistor. Sa resistor po wala naman po tong polarity. So positive to positive, negative to negative, okay lang kahit magkapalit din po. Wala siyang polarity. So yan po yung itsura ng ating full bridge rectifier. So lagyan na lang po natin siya ng power. Syempre, ito yung ating positive side. Lagay natin dito sa positive sa taas. Then ito yung ating negative side. So, ngayon po kung nalilito po kayo kung saan po yung magiging positive or negative nya, pwede rin natin gamitan po ng tester. So yan po. So yan, i-energize na po natin yung ating transformer. Then, check natin kung ilang voltage po yung nalabas sa kanya. Lagay natin. AC pa po yan. So, kapag ka nasa DC yan, hindi tayo makakabasa ng ating, yan, tignan nyo po. Wala po siyang mababasa.
kasi nasa DC po. So lagyan natin sa AC. Yan. Check natin kung ilang volts po siya. So yan, 12.5 volts. Yan. Then ilagay na po natin sa ating setup. Ilagay po natin sa DC. Yan. Then, i-read na po natin sa dito po yung positive, negative sa kabila. Ayun po, 14.5 volts po siya, DC. So, pag binalitan natin yan, malalaman natin DC na yan kasi pabalik na yan. Oh. So, ayan po siya. 14.5 DC. So, ganun lang po yung paggawa po ng ating full bridge rectifier. So, sana po ay may natutunan kayo sa ginawa po nating activity ngayong linggo na to. Thank you po.